hindi pa po napatunayan ang pagkakasala ni General Bantag. Innocent until proven guilty si dating Bureau Chief Gerald Bantag sa kasong murder na isinampa sa kanya kaugnay sa Percy Lovett case matapos itong padalhan ng subpoena ngayong araw. Ayon kay Attorney Harry Roque, hindi pa rin mapagkakatiwalaan ang mga preso sa kanilang testimonya dahil na rin sa sila mismo ay convicted for serious crimes. Sa tingin ko po, sapat yung testimonya ng tatlo para masampahan sa hukuman. Pero sa tingin ko rin, hindi po yan sapat para ma-convict siya for murder sa hukuman. Kinakailangan, may additional pa rin. Bakit? Eh kasi nga po, mga preso din ang mga nagtetestify. Okay? At medyo, siyempre, may hesitancy tayo na tanggapin ang testimonya ng mga na-convict na for serious crimes, no? Sinabi rin ni Roque na may karapatan pa rin si Bantag na magsalita dahil hindi naman ito nakakulong. Wala po kasi unang-una, hindi naman po siya nakakulong dahil walang dahilan para siya ikulong. Wala pang warrant of arrest kasi ganun po yun. Ang only times na kinakailangan na mayroong warrantless arrest, kung yung alagad ng batas ay nakita niya mismo sa sariling mata niya na may ginawang krimen. Uutusan ko yung galit sa akin. Nakita mo. Escorial, kaibigan niya daw si Villamor na namatay naman. Di ba, kinito ni Escorial yun? Tapos tauhan sila ni German Aguho na nasa witness protection program na galit mga yan. Gustong-gusto akong patayin. Yan ba ang mga utusan ko? Ayon naman kay Attorney Salvador Salpanelo, halata ring nagpipigil si Bantag sa kanyang pagsisiwalat sa media hinggil sa pagpapasuko sa kanya ni Justice Secretary Boyeng Remulla. Eh mukhang nanggagalaiti. Visibly agitated and kahit na nahalatang pinipilit niya na pigilan ang sarili niya. Pero the smoldering rage inside him could not be contained. And it burst into flames of righteous indignation. Matapos din ang pagsasalita ni Bantag, ay naglabas ng pahayag ang Department of Justice na sasagot lamang ito sa mga akusasyon ni Bantag kay Remulla sa oras na mayroon ng subpoena. Bagamat una nang sinabi ni Remulla na innocent until proven guilty si Bantag at si Ricardo Zulueta, ay kanya rin sinabihan ito na sumuko na lang muna at huwag magdrama sa media. Yes, ang pakiusap ko nga sana doon sa dalawa na niname na at the top of the totem pole, General Bantag and Mr. Zulueta, DSO Zulueta, face the music. File your counter affidavits. Kunin nyo ang complaint. File your counter affidavits. Kasi why bring your case before the public and before media? Bring your case before the duly constituted authorities. Eh, ito ho yung inatas ng taong bayan na gumawa ng tamang trabaho. Alam niyo naman yan, you're officers of the law. Sana ho, they will face the music. Para sa Pilipinas kong mahal, ito si Xai Austria para sa DWAY Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo.